Good day everyone. Ang topic natin today, design of base plate, steel base plate. Gamitin natin yung data na kuha natin yung last time dinesign natin yung steel column. Paano tayo magde-design ng base plate? Simulan natin dito sa pag-calculate ng trial size. Pinick up ko yung dating information na nakuha natin dun sa previous video. Meron tayong na-arrive na 200 by 200 na HSS hollow section. Yun yung gagamitin natin para ma-identify natin o ma-determine natin yung size ng base plate. Tapos, i-design natin yung thickness. Yung ultimate load concentrated sa gitna ng hollow section is 614 kilonewton. Yun ang mga information na kailangan natin pag mag-design tayo ng base plate. So, dito makikita nyo, simple lang, ano, paano tayo mag-design ng base plate, pati yung thickness. Simulan natin dito. Sabi ko rito, yung FY or yung yield strength, kailangan nating malaman yung strength ng bakal, ng base plate na gagamitin natin. Normally, ginagamit natin dyan yung sinasabi nating FY or yung 36 KSI sa mga mild steel ito, no? 248 megapascal. Nilagay ko na rin dito kahit hindi natin kailangan, ano, yung F prime C ng concrete, compressive strength ng concrete. At saka yung ultimate load, concentrated load na dinala ng 200 by 200 na hollow section na dinesign natin last time. So, una-una, bakit tayo naglalagay ng base plate? Bakit hindi na lang natin erecta, no? Erecta yung steel section doon sa ibabaw ng pedestal. Bakit naglalagay pa tayo ng base plate? Actually, kasi ang technical reason bakit tayo naglalagay noon, yung strength ng steel at saka yung compare sa strength ng concrete, magkaiba sila. Relatively, malaki ang kaibahan. Mas malakas ang steel kaysa concrete. Kaya ginagawa natin para ma-distribute natin yung concentrated force doon sa concrete. Hindi siya mag-concentrate, hindi siya lumusot. Nilalagyan natin siya ng plate na mas malapad compared doon sa dimension ng vertical element, which is only 200 by 200. Para hindi concentrated yung 614 kilonewton na ipinapasa ng 200 by 200 section sa concrete. So, naglalagay tayo ng base plate para i-distribute niya, lumiit yung pressure sa ilalim. So, yon ang principle. Bakit tayo naglalagay ng base plate? Simulan natin. Ano? Sabi ko rito, trial size. A is equivalent to B. Ano yun? Nilagay ko rito yung dimension, A and B. Sabihin natin, kunyari, hindi natin alam, ano, kung square ba o rectangular. But in this case, dahil square yung ating column, ang ginamit ko na A and B is 200, pareha siya, square yung A at saka yung B, yung dimension ng ating base plate, plus 100 multiplied by 2. So, bakit nagkaganito? Ano po? Kasi yung ating clearance, paggagawa kayo ng preliminary size, ano? Maglalagay kayo ng clearance doon sa edge nung vertical element, nung column. Both sides, ano? Maglalagay tayo. Para meron tayong provision doon sa bolts. Kasi ngayon, ang i-design natin, dimension at saka yung thickness ng base plate. Hindi pa natin itatakal o gagawin ngayon yung pag-design ng bolts. So, pakikita lang natin dito, maglalagay tayo ng clearance na 100 millimeter or around doon sa perimeter noong 200 by 200 na section. Paano natin i-design yung design thickness? Sabi ko rito, design thickness T ng base plate. Kung alam na natin yung dimension, 400 by 400 gagamitin natin. Ano? Yun yung preliminary size. So, base plate area, kailangan natin makita yung area para makompute natin yung actual pressure sa ilalim. 400 square, naging square kasi kwadrado yung ginamit natin, is 160,000 square millimeter yung dimension ng base plate. Actual pressure PA is equals to P ultimate divided by dimension ng or yung area ng base plate. So 614 yun yung P ultimate multiply by 1000 para maging Newton, divide natin ng 160,000 millimeter square yung area ng ating preliminary size ng base plate. And that gives us 3.83 Newton per square millimeter. Yun yung actual pressure sa ilalim. Ang sabi ng code, allowable bending
stress is equivalent to 0.75 Fy. Ito yung allowable ng bakal. Kung ang bakal natin is 248 MPa, nilalagyan niya ng reduction factor na 0.75. Ano? Nasa code to. That is equivalent to 186 MPa na lang, ano? Less than 248 kasi may reduction na 0.75. Para makuha natin yung thickness, may design natin. Ito sa flexure to. T is equivalent to square root of 6M over FB. Yung M, ito yung ultimate, moment ultimate, yung bending doon sa base plate. Yung susunod na drawing, pakikita ko sa inyo. I-divide natin ang allowable bending. Ito, 186 MPa. Dito makikita nyo, ito yung preliminary natin, no? 400 by 400. Naglagay tayo ng 1 mm strip para makompute natin yung bending doon sa portion na critical. Itong makikita nyo, naglagay ako ng dotted line ng pass through doon sa edge ng ating hollow section. Meron tayong clearance na 100 mm. Yan yung magiging lever arm. Kung titignan ninyo itong next drawing, pag sinection natin siya rito, pag in-exaggerate natin, ang tendency niya, pag naglagay tayo ng load dito, naglagay tayo ng load, yung P ultimate natin, no? Itong PU natin, yung P ultimate, nilagay natin dito, ang tendency niya mag-bend siya sa side dahil may pressure sa ilalim. Saan ang galing yung pressure? Yung kinumpit natin na 3.83 newton per square millimeter, yung actual pressure. Ang bending moment doon sa portion na ito, dito sa critical, dito sa point na yun, sa corner, doon sa edge ng column. Concentrated force is equivalent to PA multiplied by 100 multiplied by 1 mm strip. Assume tayo ng 1 mm strip. Multiply by 100, 100 mm divide by 2. Saan ang galing yon? Dahil concentrated siya rito, meron siya yung kalahati ng distance sa 100, yung concentrated force, pa ganun, para magkaroon siya ng bending moment. So, is equivalent to 19,150 newton millimeter. Ito yung MB, no? Bending moment. Isasubstitute natin doon sa formula, no? Pag-solve ng thickness, yung kanina, yung pinakita ko, is equivalent to square root of 6MB, yung moment, divide by FD, is equivalent to 24.85 millimeter. Sabihin na natin, no? Let's say T is equivalent to 25 millimeter. Ni-round off natin. 25 millimeter. Therefore, use base plate as 400 by 400 by 25 millimeter. So, yun lang muna ngayon, ano? Pakikita natin next time, igagawa natin yung mga bolts naman, i-design natin. Dinadahan-dahan lang natin para mas maganda po yung explanation at mas maging malinaw doon sa mga nanonood. Salamat po. Thank you for watching. Kita tayo ulit next time. God bless.